Hello, hello mga kasimple. Kamusta po kayong lahat? At ngayon po ay tuturuan ko po kayo paano gumawa ng energy bar. Yung mga nabibili nyo po sa supermarket na energy bar, napakadali pong gawin yan sa mga bahay natin. Kaya sana po ay ma-enjoy nyo. At itong energy bar na to ay madalas itong kinakain ng mga nag-workout, yung mga nag-hike, yung mga bikers, yun. Katulad sa atin, mga busy tayong tao, kailangan din po natin yung energy bar. Kaya, tuturo ko po sa inyo kung paano. Sana po ay samahan niyo po ako. At hindi ko na patatagalin. Ito na po ang mga ingredients. At minimal ang ingredients natin, kaya madali siyang tandaan. Ayan po yung mga ingredients. Meron tayong mixed nuts, coconut oil, dates, honey, and yung tapos cacao powder, tapos rolled oats. Una po natin gagawin is i-blend muna natin yung nuts. Ayan, na-blend na po natin yung mixed nuts. So ang isusunod natin, ilalagay natin ngayon yung rolled oats. Yung dates, kasi ito yung nagpapatamis sa kanya. Ayan. Na-blend natin. So, ilalagay natin yung coconut oil. Tapos kunting honey para mag-sticky siya. Tapos i-blend ulit natin siya ng 2 seconds. After nyan, ilalagay na natin yung ating cacao powder. Tapos, i-blend ko. Ayan po, ready na yung ating nut bar. So, i-shape na natin siya kung anong gusto natin, kung bar shape or bowl shape. So, yun. Ganun lang po kabilis. Ganun lang po siya kasimple, mga kasusi. So, usually yung iba gusto nila bar shape. Pero ako gusto ko yung bowl shape kasi madali siyang ilagay sa container. Tapos, ilagay natin sa fridge ng mga kahit 1 hour. Pwede na natin tignan. Tsaka mas healthy pag ikaw yung gagawa sa bahay. Kasi yung mga nabibili natin sa supermarket, hindi natin alam kung may preservative yun. Ganun lang siya kadaling. Ganun lang siya kadaling gawin. Akala natin mahirap. Kasi, pag binili natin sa supermarket, naka-well-packed naman siya talaga. Ang ganda ng packaging, diba? Pero, napakadaling gawin. Pero, ang mahal niyan. Kasi, dati, nung hindi ko pa alam to, bumibili din ako sa supermarket pag mag-workout ako. So, weekdays pa lang, bumibili na ako.
super mahal. Tapos, natuwa ako nung nalaman ko na ganito lang pala kadaling gawin. At yung mga kasama ko dati sa workout, bumibili na rin sa akin. Sa akin na sila bumili. Ayan, ito mga kasimple yung ating nagawang energy balls. So, yan. Ipi-fridge ko siya. Lagay ko siya sa fridge ng 20 oras lang. At pwede na natin siyang tikman. Ayan mga kasimple, natapos natin yung paggawa ng energy balls. So, sana po ay may natutunan kayo dito at matry nyo kasi napaka laki ng health benefits nito sa atin dahil full of protein tapos fiber. Talagang nire-recommend ko din siya sa mga alam niyo yung naglulus ng weight kasi pag kumain ka ng dalawa nito full ka na, hindi ka madaling magutom, so nakakaiwas kang kumain ng carbs yun. And kung nagustuhan niyo po yung ating cooking, yung ating recipe ngayong araw, please don't forget to subscribe my YouTube channel at huwag niyo na rin pong kalimutang i-hit yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod natin mga cooking moments. And maraming salamat sa lahat po ng nagsusupport sa Simply Susi at stay connected po tayo. And thank you and hanggang sa buli po. And bago ako magtapos, ay mag-iwan po ako ng ating quotes for today. Ayan po. Ayan po yung ating quotes for today or for the day. Tandaan niyo po yan kasi baka lalabas yan sa ating mga pag-games po sa LMs sa mga upcoming months. Kaya, thank you and God bless you all. Yung mga kasimple, titikman na natin siya. Masarap siya. Hindi siya gaanong matamis kasi konti lang yung nilagay nating honey tapos yung dates 6 na piraso lang. So, tamang-tama lang siya. Tsaka ang advantage nito nagla-last longer siya. Nag-stay longer sa ating mga container. Hindi siya madaling masira. Pag napansin nyo, yung mga energy bar sa supermarket, ng expiration nila, 6 na buwan, ganun ka atagal, may taon pa. So, ibig sabihin nyo, mas maraming preservative yun. Pero pag mawa ka nito, syak, hindi talaga siya magtatagal sa fridge mo kasi masarap siyang kainit. Kaya yun, tsaka masarap siyang baunin dahil convenient siyang baunin kasi ilagay mo lang siya maliit na container. May pang snack ka na. Kaya yun po, at sana ay nagustuhan niyo at please do try sa inyo pong mga tahanan para ma-prove niyo din sa inyo mga sarili na ay tama pala si Simply Susi, masarap nga.